Si Darrell. Ay, yung isang... Hindi ako magaling sa ano eh. What's up you guys? Welcome back for another video. So, kakatapos na namin mag-film ni na Mike. Sa kanyang channel. So, kakamukbang lang dito kaya. Check niyo yung channel niya, gumawa kami ng video doon. And, yun nga, thank you for, ano, for clicking this video again. Naisipan yung panorin ulit ako. And, by the way guys, shoutout nga pala for the place, for the location. Shoutout nga pala sa, ano, Gregorian Building, di ba? And, meron tayong, ano, partnership with Seafair Asia and Radio Atraca, guys. So, ililink ko yan down below. So, paki-like na lang po ng mga pages nila. For more, ano po, for more information, pwede kayong magtanong dyan sa mga ililink kong, ano, pages. So, ngayon, meron akong kasama ngayon sa video ito at siya ay isang maritime DJ, also known as DJ Tano. Admin siya ng ano, Radio Atraca. So, please like that page, guys. Pinapakilala ko sa inyo, guys, Sir Bien Galapon. At sa wakas, natuloy na yung pagko-collab namin kasi isang bahay lang po kami kung hindi niyo po alam, no? Kasi mag-vlog siya, it's ilo na niligo ako kakain. Oo, nung nakaraan nag-film kami, niliguan kami. Oh. Yung sunod naman nating guest, guys, okay. Ito yung pinakamalupit vlogger din ng Seaman Vlog Squad, okay? Siya ay Virgin! Member din ng Seaman Vlog Squad at isang swabbing Seaman Vlogger. Let's welcome, hey Mike! Michael, eh? Kumusta na? Ayos naman. Parang ngayon na lang kumakain tayo. May gusto akong isama, guys. Isa rin siyang ano, seaman. Sasampa pa lang siyang barko. Siya ay isang decadent. Okay, let's go! Darren! Okay, yung gagawin natin ngayon sa video natin, guys, ay syempre, kung nakita niyo yung post ko sa YouTube, may tinanong ako diyan na magtanong kayo kahit anong ano lang, kahit anong tanong lang sa about. Sige. Kahit ano. Kahit about sa seafarer's life, ganun, sabi ko. Tip-trip ko lang sagutin ko. O, ito, sagutin ko na nga kayo kay kasi lakas niyo sa akin. Nice. Well, let's start na. Simula tayo, guys, sa first question. Ito ay galing kay Nick B. Sabi niya, init tips kapag madalas pagalitan ang deck boy ng shipmate. Ano ba? Isa-isa nga, init tips daw kapag madalas pagalitan ng shipmate. Ano, isa-isa ba tayo? Oh, sige, ikaw muna. Anong nag-iisang tip lang? Hindi, kasi minsan tama din, meron din naman na sobra na. Sa totoo lang, minsan kasi sobra na, pero most of the time, tama yung mga sinasabi nila. So, tips ko kapag pagalitan ka ng chief mate, mostly kasi mas nakakabuti. Mostly kalaban ni Pacquiao? Okay. Most of the time, tama yung mga sinasabi nila. Most of the time. Dahil, okay. Intuition pala tayo. Ako naman, based on my own experience din, pinapagalitan ako lagi ni chief mate. So, shout out sa'yo, chief. Oh, chief? Sir, shout out po. Pinapagalitan niya ako kasi yung kinagagalitin sa akin in a good way naman. Oo, dapat yes, ito pangaralan natin. In a good way naman. Na meron akong maling nagawa, kaya ganun. Actually, si Chipit hindi marunong magalit yun eh. Kaya kapag nag-ano, kapag may sinasabi siya, hindi na ako nag-ano. May agenda kayo dyan. Kapag ganun, kapag pinapagalitan ako or pinagsasabihan, tumatahimik na lang ako. Hindi na ako kasi wala na akong sa posisyon. Anong ginagawa mo para malabanan yung seasickness? Okay, natalakay na namin to sa channel ni Mike. So, uulitin na lang namin ngayon. Baka seasickness yun na literal. Anong seasickness to? Seasickness pala to! Seasickness pala ito! Cut! Okay. Ina-atake ako ng seasickness. Paano pala mag-atake? Atake. Baklang-bakla. Hindi, tuloy pa rin ang work kasi. Wala kang magagawa. Pwede mong pahinga, di ba? Pwede naman, pero paparamdam ka lang na hindi mo kaya. Ito yung sunod na tanong din, no? Ganun din. Connected din sa isang tanong. Nakakahilo ba talaga sumakay ng barko? Ilang araw, buwan bago masanay, di ba? Ako hindi na ako. Depende. Hindi ako na ano, hindi ako nahilo. Depende. Ako mahiluin ako. Depende din sa barko. May barko kasi na maliit lang maaalunin, ganun. Ako mahiluin talaga ako, sir, as in. Susuka ka? Ako, nakabundis ka doon. Okay. Depende sa barko yun. Oo, alam mo, nakasagay na ng barko. Kasama na kasi. Ay, sa ako nga pala. Oo, parang kamuso. Ako kasi malakas yung, malaki yung barko ko kaya. Hindi siya mahalap. Deep size yun, so parang hindi siya mahalap. Nasa swell. Galing yan. Kami, ang courage namin. Tsaka maganda yung tulog ko.
nung kasi parang inihela, di ba? Okay. Sir, para naman tayo deck department, anong tips niyo sa pag-apply? Wala pa experience dyan. Ako? Para oh, tips para mag-apply. Ako una-una, itong papansin ko yung mga kadete nga nag-a-apply, best. Ang dumi-dumi ng damit. Yun. Nag-a-apply, hindi marunong mag-introduce ng sarili. Nag-a-apply, hindi marunong mag-shake hands. So, ano ba mga bagay na yan? Importante dapat bago tayo mag-apply. Kinakaayusin mo natin sarili natin kasi guys, sobrang dami ng seaman ngayon na bago. Ang daming magagaling, mas magagaling sa atin. So ano, what makes us different to other applicants? Diba dapat pag nakita ka pala, snappy, yung ganda ng uniform, ang ganda ng pag-tuck-in, malinis, tapos uy, John, pag nagsalita, first impression, yes, yeah, yes, first impression last. So how to introduce yourself, di ba? Also, it's also important. Paano ka mag-report, di ba? Parang minsan kasi sa guard pa lang, di ba, na intimidate na sila. Or something like that. So it's more about yourself. So when you apply today or tomorrow, like after watching this vlog, Miss Z, you try to learn more about yourself, di ba? Kunyari, yung personality, ano yung gusto mo? Pag ikaw mismo, pag ikaw din yung mag-apply, anong klaseng aplikante gusto mong interviewin. Ganon din yun. So, nag-aanap din sila niyan. Also, you have to review kasi di ba may exams? Oh, yes. May at saka ano kuya, dapat ano sila, be confident lagi. Confident. Be confident. Dapat wisdomful natin na basta how you appear. Kasi syempre, iba titignan ka lang. Tapos parang, next. Ganun. Ba, hindi ka kapil-appearing lalo na kung hindi ka facing personal. Joke, ha? Okay. From John Lexo, sabi niya, sir, kapag po ba may problema sa tenga o mahina, may pandinig, o hindi ka na pa pwede kumuha ng course ng BSMT? Ako kaya hindi na ako, I won't be able to get on board ship, international vessel kasi may problema ako sa tenga. Pero may mga cases, may mga company na tumatanggap pa rin. So you have to just try. Pero you have to also consult your doctor or your doctor sa ano ba, ang tawag mo fit. If you're fit to go on board or not. Depende sa ano, depende pa rin. So sa medical, bago ka mag-take na maritime course, check mo na kung okay yung situation mo or not. Yung experience ko naman, yung case ko is different. When I was studying, yes, and when I was on board. Okay. Sa amin naman sir, meron nakasampa siya ng barko, makakasampa siya, pero hindi siya nagtatrabaho sa deck. It's either pwede ka sa engine or di kaya pwede sa rin, may ganyang case. While training in maritime school, galing to kay Porky Studios, while training in maritime school or academy, pwede ba gumamit ng phones or may limits po? Depende sa school. Sa amin, pwede. Kasi like, John B. Sa amin, John B. Pwede, di ba? Kasi, yung kasi sa atin, university. University. In our case, academy, so may mga bawal, may restrictions. Though, sa NYK, pwede sila may cellphone, pero limited lang ang oras. Or else, may specific time. Pero sa mga app, wala. Wala, bawal. Sa PMMA, bawal din nata. Sa inyo, bawal, no? Sa mga app. Bawal, pero, bawal. May sa inyo, sa PMMA. Sa ako, dalawang John B, dalawang mga app. Sa amin po pwede. Sa amin, pwede yan. Diyan na ako nagno-notes eh. Okay, next question is from Has 10 or Tencho. Sabi niya, ask ko po, diin mas, saan mas prone mabaog? Ang deck bar or engine? Okay, explain. Depende, bago ko sa mga baog ka na. Dapat magpa-check up kasi kayo. Hindi, may kumakapal. May kumakapal. Kumakapal. Kasi meron ako nakilala ng iba naman, pinusok naman yung puwet, gano'n. So, physical exam. Oo, meron sa mga physical exam. So, yung pagkabaog, siguro engine siguro kasi yung... Uy, ikaw yun! Mainit kasi. Kaya hindi nakaka-circulate masyado yung ano dyan. May mga ganyan circumstances, pero wala. Pero hindi namin alam yung specific na... Basta all about health. Gawa kayo thesis. All about health problem, bago kayo mag-take ng maritime course, magpa-physical muna, magpa-general check. May balak, yung sa tanungan niya, aesthetic Jeff, ha? May balak daw ba ako magkapitan? Oh, siguro by chance, merong chance na magkapitan, magkakapitan ako guys. Malaking ano na yan, malaking sahod na yan, diba? Galing kay Pobreng Marino TV. Bakit po yung ibang guwapo di lang sa TV nakikita? Yung iba po Kuya Zina sa barko, tulad po ni Kuis Jai. Jai Ray. Hoy Jai! Pobreng Marino TV, lo? Identify mo muna sarili mo kung... gasul ka o mogumog. Shout out, Jai. Shout out ka pala sa mga MMS, Jan. Guys. Shout out sa Manila Mission House. Hindi sinama, Si Jai, buting sinari dito. Mahirap o masaya bang maging simas? Mahirap, huwag ka na magsimas, oy. Depende sa pag-handle ng ano, ng situation siguro. Be positive always, guys. Walang madaling trabaho, Yes, walang madaling trabaho. Walang madaling. So, depende na sa inyo kung paano nyo yan i-manage.
Management lang. Ano masabi ka? What is better, marine engineering or marine transportation? Transpo. Transportation. Bakit? Ano? Ikaw, engine ka ba? Lahat tayo, transpo, transpo ka din. Oo. Mukha bang engine to? Siyempre deck. Siyempre deck. Siyempre deck. Wala, lugi ang engine. Ben Edward, save yourself. Gawa ka lang ribat na, ano, na vlog. Sino yung mga engine na vloggers? Edward. Sino ba? Si, ano, si Chip Makoy. Ano, kuya, yung thoughts mo kung bakit mas magiging? Sa akin, kaya nag-transpo ako kasi, ano, kasi prestige kayo, you'll be meeting the, ano, you're the owner's representative. Oh. You get to meet the owners. And then, you get to meet the, ano, the people. Yes. Diba, we'll get some board ship. Yes. We'll get on board ship. Tapos yung mga engine, diba, parang nasa baba lang sila pala. Kapitan pa rin po. Okay, kapitan pa rin, diba? So, leadership sa captain pa rin. So, we should be, ano, the master of our soul. Pero, madali yung promotion ng engine. Tunayin ni Edward yan. So, we challenge Edward. Okay, thank you guys for watching and yun lang muna yung ma-share namin ngayon for this video guys. So, kung meron mo kayong gustong i-suggest, i-comment nyo lang down sa comment section guys kung ano ba yung pwede namin i-vlog or ma-i-video para sa inyo guys. Okay? So, thank you so much guys for sa pagsama sa akin dito. Thank you, G. Thank you, sir. Okay. Pwede mag-promote. Okay, anything, Kevin, na ipopromote, go! Yes! 1 second! Guys, please join us sa nalalapit na natin si Fair. Seafair Families International Convention na gaganapin sa August 14 and 15 sa Philippine International Convention Center. Na po, malapit na yan. Please save the date. For more information, please like the link below. Ililink ko yan below, guys. Okay? Talaga. At saka message me na lang din or else please message Radyo Atraka and Seafair Asia. Okay? Please also like these pages for more information about the maritime industry and engaging news and updates and stories of Filipino seafarers and their families. And, yun lang po. Please support Kumusta Seafair, a mental health campaign for seafarer and their families. Kaya naman po, tutok lang kayo kay Zidane because he's supporting his advocacy. Yes. And, yeah, thank you so much for having us kahit na walang bayad. May bayad ba to? Okay lang. And, ano, for Michael, Mike, meron kayo po promote, go. Subscribe nyo ako, guys, sa Hey Mike, nandiyan sa mga bayo. Click nyo din yung ginawa naming video ni Z. Yes, may ginawa kaming video ni Mike. Yeah, dito din yun. Yeah. Dito din yun. So, follow nyo din ako sa social media accounts. Everything is at Mike Lasimo sa Twitter and Instagram. Wow, sikat. Yes. Alam nyo guys, na-realize ko, masarap pa sa ang mga sikat. Wow, dito mo kami sikat. Just sana lang tayo, stay humble. Wow! For more videos, guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell for quick notification. To notify you guys, may bago mga videos. Yun. Ikaw, Darren, meron ka bang may pa-follow? Shout-out ka, mama. Shout-out! Uy, pwede mag-shout-out. Oh, pwede. Binabati ko nga pa rin yung mag-anak ko dyan sa may Pangasinan. Family ko sa QC, sa mga Bisaya. Ako, mami ko. Foster parents ko and yung mga tropa namin dyan anywhere around the world. And guys, inimbitahan ko po kayo guys to join us guys for Seafairs, Seafair Missionary Fellowship, guys. Every Sunday. Oh, yes. Yan, Kuya Ben, do the, ano? Yeah, please join us every Sunday at Marvin's Plaza building. Third floor, Chino Rosas Corner, Herrera Street. It's, malapit lang po. Malapit sa inyo. It's a fellowship of seafarers, no, yung mga, kahit anong 4 to 7 p.m. 4 p.m. to 7 p.m. So, enjoy praising and worshiping God with those missionaries. Don't worry. Nandun ako minsan sa, ano, sa SMF, guys. Yeah, so, SMF. Kita-kita. Ano na lang siguro, don't forget also to like our Seaman Vlog Squad page, guys. Marami dyan mga Seaman, ililink ko na lang siguro dyan below. Seaman na vloggers. Seaman na vloggers. So bago tayo mag-end, guys, may iwan ako sa inyong verse from 1 Peter chapter 5, verse 7, okay? Ito lahat sa mga problematic at paraging depressed. Cast. Okay, let's cast all your anxiety to Him because He cares for you. Diba? Our problems, guys. Amen! Okay, amen. Si Lord na bahala sa ano. Si Lord na bahala, guys, sa mga problema natin. Hindi na natin kaya, guys. Back up natin si Lord. Sabihin niya na sa atin, guys, anak, kaya pa ito. Wow! Diba? Galing, diba? So, yun lang, guys. And thank you again, guys, for watching. And mag-ingat kayo lagi. God bless. Yo.